So magandang umaga po, magandang gabi sa lahat po ng ating mga viewers. Yan, itong topic natin naman ay tungkol na sa ano, solid state relays or SSR. So ano mga ba yung functions nito, saan-saan ito ginagamit, at yung kanyang wiring kung paano gagawin. Ito yung ating tatalakayin ngayon. Tsaka meron din itong ano ba yung mga specifications nito. Yan, kagaya nito, meron siyang 12 to 220 volts VDC o DC output. So meaning ito yung kanyang switching, ay ito yung ginagamit sa mga DC loads. Tapos dito naman sa baba yung kanyang input, controlled by 3 to 32 volts DC. So ito ay SSR 25DD. So meaning up to 25 amperes yung kanyang maximum switching load capacity. Tsaka ito namang ginagamit natin dito, ito ay AC naman yung kanyang switching. So since AC yung ating supply, yan ito, 24 to 380 volts AC. Yan, kaya nagamit natin siya sa AC loads. Tapos yung kanyang input, gaya nito, parehas lang sila, 3 to 32 volts DC. Kaya yung ano, ginamitan natin siya ng power supply. So test natin yung ating power supply dito. Since ito ay 3 to 32 volts DC, so gagana po siya between voltage of 3 to 32 volts. Tapos itong ating power supply dito, yan, ito ay 24 volts. Yan, check lang natin para ano, maklaro natin yung ating tutorial. Ito, check natin to. Ito yung output niya, positive, negative. So yan po siya, 24.3 volts DC po yan. Tapos yan, may mga label naman to dito. Tapos nilagyan ko lang dito para mas klaro. So ito yung line, neutral, ground, terminal, dalawang negative saka dalawang positive. Pero gumagana naman din to sa line to line, gaya natin since tayo ay line to line to. Yan, ginamit natin, so gumana pa rin naman siya. So set natin dito para ma-check yung voltahe AC. Check natin yung supply voltage natin. So yan po, 227 volts AC. So ganun din po dito sa ating power supply. Ngayon pag switching natin dito, since ito ay 3 to 32 volts DC, so yan, switch natin, magkakaroon ng supply yung ating SSR o solid state relay. At makikita nyo rin yung kanyang indicator o lead indicator na magto-turn into red. Yan, so meaning gumagana, may supply yung ating relay at tinitrigger niya yung kanyang contact na siyang nagsusupply sa ating ilaw. So ito naman po ay sample lang natin para makita natin yung ano, functions ng isang solid state relay. So parehas lang naman sa mga contact relays. Ito nga lang is solo lang yung kanyang contacts, unlike po sa mga contact relays o mechanical relays na meron siyang dalawahan, pwede pang dalawahan, pwede tatlo, apat. And depende po sa design ng ating mga contact relays. Tapos ito din usually ginagamit to sa mga automations, sa ating mga industrial machineries. Kadalasan ang mga load nito, mga heaters, mga vibrators. So, depende po, kahit ano naman pwede, depende po sa design ng makina. So minsan ito ay ano, kinakabitan ng mga sensor. So siguro next video ay ano, try natin kabitan to ng sensor para makita natin kung gagana yung ating ano, relay. So yung functions, pinakasa functions lang naman ito is low voltage controls o input. Yan. Tapos high powered yung kanyang output o switching dito. So kaya niya yung 24 to 380 volts AC.
Samantalang dito naman, kaya niya yung 12 to 224 at 220 volts DC. So ito dati ay ginawan ko rin to ng video, itong DC na SSR natin. So yung load ko dito is DC load din. So nilagyan ko to ng lead strip. So check nyo lang sa ating mga playlist. Marami po tayong mga video nito. So since ito ay DC, hindi ko siya magamit sa mga AC loads kagaya nito. So yan, bumili tayo ng AC para makompare natin. So kung ginamit nito sa AC ay hindi siya gagana or magpi-flicker lang siya. So dapat kung ano yung specs o halimbawa magpapalit kayo, ito yung ti-check nyo. Kung DC, dapat DC na switching din yung bibilihin nyo. Tapos kung AC, ay AC din. So yan yung isa sa babantayan natin kapag ka bumibili tayo or nagpapalit tayo ng mga SSR sa ating mga machines. Isa po pala sa kaibahan ng mga contact release kumpara sa ating mga SSR is yung ating mga contact release po ay mechanical po yung kanyang switching gaya ng magnetic conductor. So mechanical po sila, which is yung ating SSR naman is electronic controlled po ito, mga semiconductors po yung nagsuswitch sa ating loads. Tapos yung mga contact relays din natin ay limitado lang po yung switching niya. So more on controls po sila, nagre-range po yung kanyang kapasidad sa 5 to 15 amperes. Unlike sa ating SSR na kaya ng mga high amperes kagaya nito, kaya niya ng up to 25 amperes na load. So mas capable siya sa high powered na single load output. Tapos kagaya din ito ng ating nasa video natin na wiring natin yan. So ito ay maliit lang na SSR yan. So makikita nyo dyan SSR 10DA. So 10 amperes po yung kanyang kapasidad. Tapos 24 to 380 volts AC. So yan po yung pagkakaiba. So ganyan lang po kasimple yung function ng isang SSR. So kung meron siyang supply input ay ititrigger naman niya yung kanyang switching output. So ganun lang. So depende na lang po kung ano yung gagamitin yung controller. Pwede ganito, ordinaryong switch, o kaya idadaan nyo sa mga sensor gaya ng sa ating mga industrial machineries, motion sensors, mga limit switches, photoelectric sensors. So depende po, marami pong klase na mga controllers o yung switching na pwede nating ikabit sa ating SSR. Basta pasok po sa kanyang input voltage. So kung meron kayong iba pang mga katanungan, paki-comment lang po sa ating comment section at isa-isa po natin yung sasagutin. At marami po tayong mga videos sa ating playlist, paki-bisita lang po. Yan, click nyo ang ating channel tapos punta kayo sa ating playlist. At muli, ito ang Local Electrician. Maraming salamat po sa panonood. Paki-visit din po yung ating Facebook page na Electrician's Guide. Marami din po tayong mga videos doon at pwede kayong mag-rekta mensahe sa ating FB page para ma-message ko po kayo kung meron kayong isend na mga pictures and clarification sa ating mga videos and inquiries. Thank you po muli sa panonood.